Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin ano ang mensahe para sa'yo. Mensahe natin, Spirit Guide. Meron tayo ditong decisions. Ano bang kailangan ninyong pag-desisyon na nagdadalawang isip yung iba sa inyo? Alam niyo po, parang kahit ano naman yung piliin ninyo dito, may mapapala naman po kayo. Ayan, tignan nyo na lang kung ano ba yung worth it na, ano ba, path. Or yung kung saan kayo magiging masaya. Or pwede rin yung iba sa inyo. Saan ba kayo magkakaroon ng pera? Kailangan nyo bang maging practical? Or ano bang susundin ninyo? Puso ba ninyo? Or isip ninyo? Tignan natin ano pa ang mensahe for you. Spirit Guide, mensahe pa po natin kay Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn ngayong araw na ito. Spirit Guide, tignan natin. Mensahe po, Spirit Guide, we have strength. Okay, kailangan mo maging matatag, kailangan mo maging wise pagdating sa desisyon na gagawin mo ngayon. Meron tayo ditong Four of Wands kasi pwedeng nakasalalay dyan yung magiging future ng family mo. Earth sign, so medyo mabigat yung decision ninyo ngayon. Pwede rin, meron ba kayong nililigawan? Or meron ba kayong kailangan sagutin dito, kailangan talaga? Meron ba kayong suitor? Ayan po, so yun. Some of you, magde-decide kayo kasi pwedeng yung isa open sa family mo, I mean open. Or gusto ng family mo, yung isa, pwedeng ikaw lang yung may gusto. So, mamili ka. Yan, sino ba yung susundin mo? Family mo or sarili mo? Ten of Pentacles. More on family yung lumalabas dito pagdating sa readings mo. So, pwede yung strength mo talaga is your family. So, kung nahihirapan kayo mag-decide, try nyo pong tanongin one of your family members or could be mag-meeting kayo ng family mo kasi pwedeng sila nga yung maapektuhan dito sa gagawin mong decision. Yan. Oh, yung decision naman kasi na to, pwedeng makakabuti naman talaga sa kanila or makakabuti sa family ninyo. Kaya, ask ka na lang ng help sa kanila. Pero iba kasi sa inyo, parang wala kayong mahinga ng tulong, no? So, ayan. Sabi ko nga, decide kayo. Ano ba? Puso or isip ba yung susundin ninyo? Meron tayo ditong The High Priest. Ayan. Sabi dito sa inyo ni Universe, alam nga naman daw kung ano yung decision na gagawin ninyo. Natatakot lang talaga kayo. Pwedeng meron dito natatakot kayo magkamali. So, meron ba dito Earth Signs? Takot ba kayo magkamali? Ayan. Parang natatakot din kayo. Pag masyado kayong nape-pressure, parang feeling nyo ayaw na ayaw nyo yun. Yung nape-pressure kayo. So, meron tayo ditong decisions. We have Queen of Wands. Need nyo na daw umaksyon. Need nyo na pong mag-desisyon ngayong araw na ito. So, parang wag nyo nang patagalin kasi mas lalo lang kayong mahihirapan. We have Strength. We have Nine of Wands. Ayan, no? Ilaban nyo daw. Kayang-kaya nyo naman siyang ilaban. Kung ano man yung desisyon na gagawin ninyo. Meron din dito pwedeng pasaway. Ayan, no? Parang kahit ilang beses mong payuhan. Yung iba sa inyo, puyat, kasi pwedeng hinintay nyong umuwi. Ayan, mukhang naglakwatsa pa. Nagano ba? Happy-happy with friends, kung sino man ito. Nine of Wands, pagod yung iba sa inyo. Ingat lang kasi baka ma-overfatigue kayo. So, pwedeng yung mga gawain nyo ngayon, Earth Signs is pang malakasan talaga. Or gagamit kayo ng lakas. Four of Wands, we have Four of Cups. So, ayan po. Parang ano ba, hindi kayo masaya sa nangyayari sa family nyo. Ayan, parang nafe-feel mo, hindi ka nila na-appreciate. Yun yung nafe-feel ng iba sa inyo. Parang meron din dito, pwedeng grupo naman to na kinabibilangan mo Earth Signs, feeling mo hindi ka belong. Alam mo yung nandun ka, pero di ka nakaka-relate sa mga pinag-uusapan nila. Parang yan yung mafe-feel mo ngayong araw. So kung sino man itong mga nag-uusap-usap ngayon, or kung nasaan ka man ngayon, yun yung nafe-feel ng iba sa inyo. Ten of Cups, we have the Emperor. Ay, Ten of Pentacles pala, we have the Emperor. So ayun, action lang talaga, need ninyo. Yan, pwedeng kayo po ng, kayo mag-asawa ba ito, magde-decide talaga kayo. So, ito, kasi ikaw nagdadalawang isip ka pa dito. Itong male figure, kung kayo po ay male,
na nanonood. Kasi dito talaga kayo. Kung ano yung maiisip ninyo ngayon, yun na po yung gawin ninyong decision. Magdadala yan sa inyo ng good news. Magdadala yan sa inyo ng stability. The High Priest, we have Six of Swords. So, it's time to move. Yun yung sinasabi po sa inyo dito. It's time to move forward. Diba? Pag di kayo gagawa ng decision, walang mangyayari. Magiging stuck kayo dyan. Pagdating sa trabaho, we have Eight of Wands. So, diba? Kailangan mabilis daw pagdating sa trabaho ngayon. Pwede rin meron dito, ayan o. Kailangan nyo talagang mag-decide pagdating sa work. Hindi ko alam kung day off nyo ba ngayon, tapos tinawagan kayo kasi kulang sa staff. Baka po, ayan. Meron tayong Five of, baka, ito, parang igagrab nyo yung opportunity. Kasi sayang, pera din yan. Depende na lang siguro kung meron kayong lakad or wala ngayong araw. Five of Cups, pagdating naman po ito sa inyong business. Ayan, so patatag ng patatag yung business mo. And need mo talagang maging hands-on. Ayan, parang umaalis ka na dito sa, sabihin natin, sa kapighatian. Ayan po, kung meron mang nalugi dito, pagdating sa business, parang inaalis mo na yon. Parang nag-move forward ka na, nilalabanan mo na ulit para makarecover yung business mo. So parang enough na with crying, enough na para pagsisihan yung mga bagay-bagay na wala na, kasi yung pera naman mababawi mo pa. Kung staff naman yung problema mo, sa mga staff, pwede kang mag-hire ng iba pa, hindi pa. So, yun, siguro nga, mag-ingat ka sa mga staff. Ayan, oh. Kasi baka maya, ikaw pa yung napapaikot dito. Oo. Pagdating sa money, we have justice. Okay, so, ayun, oh. Kung ano man yung decision na yan na gagawin ninyo. Parang, sabi ko nga, pabor naman sa inyo yung dalawang decision na yan, eh. Mamimili lang kayo kung saan ba kayo magiging masaya ba? Or saan kayo ba magiging practical? Or practical ba kayo? Yan, justice. Ito po ay pirmahan. Ayan, ano bang pipirmahan dito? Oo, basta may pirmahan na mangyayari dito regarding sa finances. Pwedeng may marireceive kayong money. May binebenta ba kayo, earth signs? Tignan natin. Meron din ako nakikita magsasanla ng alahas. Pwedeng relo. Yan. Pero actually, mahirap magsanla ng relo, diba? Kasi kailangan may certificate pa yata yun. Hindi ako sure. Pero yon. Kaya kung siguro kung kayo ay mag-invest, gold yung i-invest ninyo. Huwag mga relo. Yan. Pwede rin naman. It's your decision. Oh, di ba? Balik tayo dun. So, ito, pagdating sa love life, we have judgment. At meron tayo ditong Seven of Cups. Tama ba? Ayan, Seven of Cups. Okay. So, ito, the High Priest, Ten of Pentacles. So, pwedeng ito, ikaw or pwedeng asawa mo, talaga naman po na good provider. At marami dito, pwedeng match kayo ng person mo, or ng asawa mo na business-minded. Yan po. So, maganda yung flow ng finances pagdating sa relationship. Kaya tahimik yung relationship. Oo. Baka ito, nagdagdag ng alaga, ng pets. Ayan, baka animal lover kayo, parehas. Meron tayong Six of Swords. Tapos, meron tayong The Emperor. Ayan po. So, ito ay moving forward kasi. Ayan po. Parang ito na yung last tingin ninyo sa past, tapos mag-move forward na yung iba sa inyo. Pwede rin, may umiiwas na sa inyo. Oh. Parang tahimik kasi yung relationship ninyo dito. Ayan, kung sino man yung mahilig mga alam dito sa relasyon, pwedeng, ayan, titigil na yan. Meron din naman dito, pwedeng magse-separate ways na kayo, nung asawa mo or ng person mo. We have judgment, tapos meron tayong Seven of Cups. So may naguguluhan pa rin dito, kahit sa mga mag-asawa, sa magka-relasyon, naguguluhan. Ayan po, yan talaga yung pinaka-energy ninyo. So, kung kailangan, baka may bibilhin kayo ngayon, naguguluhan kayo, ano bang brand yung bibilhin ninyo. So, ganun lang, sabi natin, yun yung, hindi naman, parang example natin ngayong araw na yan. Diba, nag-aaway pa kayo kung ano bang brand yung bibilhin ninyo. Ano bang brand yan? Ano bang product yan? Yan, or could be, ano to, long-term investment. Pero din ninyo alam kung ano ba. Naguguluhan kayo dito, mag-usap kayo. Kung kinakailangan magbotohan, magbotohan kayo. O yan, dami nyo na yung mga anak ninyo. Could be family members. Ayan lang po, Earth Signs. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.